ika-17 ng Mayo, ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung mahal ninyo ako, isasakatuparan ninyo ang mga kautusan ko at hihingin ko sa Ama at ibibigay niya sa inyo ang bagong tagapagtanggol upang makasama ninyo magpakailanman ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng mundo dahil hindi siya nito napapansin ni nakikilala. Kilala ninyo siya sapagkat namamalagi siya sa inyo at sa inyo siya. Hindi ko kayo iiwang ulila. Pabalik ako sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako mapapansin ng mundo. Ngunit papansinin ninyo ako sapagkat buhay ako at mabubuhay din kayo. Sa araw na yun, ninyo malalaman na nasa Ama ako at nasa akin kayo at nasa inyo naman ako. Ang tumutupad sa tinanggap niyang mga kautusan ko, siya ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ng aking Ama ang nagmamahal sa akin at mamahalin ko rin naman siya at ipamamalas ko sa kanya ang aking sarili." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Espiritong buhay at buhay, hindi ko kayo iiwang ulila, pabalik ako sa inyo. Nang magpaalam si Jesus sa kanyang mga apostol, batid niya na nabibilang na ang mga araw niya rito sa lupa. Hindi niya iniwan ang kanyang mga alagad na hindi ipinaghanda ng anumang plano. Alam niya na maninimdim sila kaya't bago pa siya lumisan, tiniyak na niya sa mga apostol ang kanyang pagbabalik. Bukod sa pangakong ito, sinabi niya sa kanila na hindi sila mangungulila sapagkat may ipadadala siyang patnubay na makakasama nila magpakailanman. Hindi magmumula kung saan mang lupalop ang ipadadalang patnubay ni Jesus. Ang tinutukoy niyang patnubay ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ayon kay Jesus, makikilala ito ng mga alagad sapagkat sumasa kanila siya at nananahan sa kanila. Pupukawin ni Jesus ang Espiritu Santo na taglay ng mga apostol sa kalooban nila. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong nangaran si Felipe sa Samaria. Ang mga taga-Samaria ang minsang hindi nagpatuloy sa grupo ng mga apostol nang tinangka ni Jesus na dumaan doon patungong Jerusalem. Nagkaroon ng malaking kagalakan ang lungsod na ito pagkatapos magtaboy ng masamang espiritu si Felipe. Maraming mga pilay at mga lumpo ang nakalakad at dahil namangha ang mga taga roon sa mga kababalaghang ginawa ni Felipe, nakinig sila sa pangangaral niya tungkol sa Mesiyas. Nagtungo roon sina Pedro at Juan mula sa Jerusalem. Ipinanalangin nila ang mga taga-Samaria. Ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at bininyagan sila sa Espiritu Santo. Ang ipinangako ni Jesus na Espiritu Santo sa kanyang mga alagad bago siya lumisan sa daigdig ay naging isang buhay na katotohanan sa mga apostol. Naging maliwanag para sa mga apostol na nasa pamamatnubay sila ng Espiritu Santo kaya't lagi silang sumasangguni sa kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya naman sa sulat ni Apostol San Pedro, itinuro niya sa mga mananampalataya, "Luwalhatiin naman ninyo sa inyong puso ang Panginoon na si Kristo. Maging handa nawa kayong sumagot sa sino mang nagtatanong tungkol sa inyong pag-asa, siyempre ng may kaunawaan at pitagan." Bilang mga Kristiyano, ipinahayag natin na tayo ay mga pamayanan ng pag-asa. Mayroon tayong Diyos na hinihintay at dumarating. Taglay natin ang Espiritu Santo na nag-uudyok sa atin gampanan ang ating mga gawain araw-araw. Higit sa lahat, may lakas tayo ng loob na ipahayag ang ating pananampalataya sa buhay nating Diyos ng buong hinahon at pitagan katulad ng itinuro ni Apostol Pedro. Hindi tayo naniniwala sa mga bulaang mga ngaral na mapanira at hindi marunong gumalang sa pananampalataya ng iba.